Ayun, may bago na naman tayong sponsored video mga ka-DIY. Banggood, thank you po sa pagpapadala ng bagong sponsored product. So hindi ko na maalala kung ano to mga ka-DIY. Sabay-sabay nating tingnan kung ano ba to. Pero alam ko si Banggood nagpadala nito kasi siya lang naman yung kumontak sa atin. So tingnan natin mga ka-DIY ang ating bagong i-review item from Banggood. Thank you Banggood. Uy. Ano to? Smart battery charger, 12 volts, 24 volts, intelligent pulse repair charger. Oh! So 120 watts na charger to mga ka-DIY. Pero ang nakalagay, 7-stage charging process. Ayan no, ito yung mga 7 stages niya. So, battery dissolution, this stage for car battery mode, soft start, bulk charging, absorption charging, battery test, recondition charging, float charging. Ah, so ang charger na to mga ka-DIY ay ginagamit pang repair ng mga nasira na lead acid battery. Based sa mga nababasa kong specs, so ito pa yung specification pa niya sa gilid. So, ang AC input natin is 100 to 240 volts, 50 or 60 hertz. Output voltage niya is 12 volts, 24 volts. Output current, ayan. Check natin sa loob kung anong laman ito. Battery charger pala ang pinadala ni Banggood mga ka-DIY. Smart battery charger. Ooh. So, sa box, anong laman ng box? Ito yung mismong charger. Tingnan natin yung accessories na kasama niya. Ah. AC power cord. Ayan, AC power cord. Tapos yung DC connector niya sa battery, mga ka-DIY. Ayan, no? XT60 yung connector niya. Tapos meron ding maliit na, ano bang tawag dito? Terminal lug. 10 amps, mga ka-DIY. At saka yung manual niya. Ayan. So, babasahin ko yung manual na to kasi wala akong idea kung paano to gamitin mga ka-DIY. Pero ayun, sabi pang repair eh. Repair charger. So, charger siya, tas gagamitin para i-repair yung mga battery. Ano ba ibig sabihin? Tingnan natin yung mismong battery mga ka-DIY. Ay, tingnan natin yung mismong charger mga ka-DIY. So, ito siya. Oh, ayan. So, sa likod, andun yung specification niya ulit. Ah! Pwede rin siya pang charge ng LiPo, mga ka-DIY, tsaka lithium, oh. So, pwede. Ayan, siselect yung mode. Try natin i-power on, mga ka-DIY. So, dito yung AC input niya. Try natin i-connect. AC input. So, magagamit ko rin pala to pang charge ng mga LiPo battery, mga ka-DIY, tsaka lithium, yung 18650, basta 12 volts or 24 volts. Oh, pagkasaksak, so, nakalagay, off, walang battery. Tapos, pag pinindot mo yung mode, ayan o, charger siya ng lithium. Pag pinindot mo ulit yung mode, charge ng lead acid. Dito, charge ng LiPo. Tapos, pag isa pang pindot, repair. Yun yung magre-repair mode siya, malamang mga ka-DIY. So, yun lang naman yung mga function niya, yung apat na to. Okay din, ha? Tapos, ito yung connector ng, dito natin ikakabit mga ka-DIY, yung output niya, para i-charge yung battery. XT60. Yan, dito natin ikakabit. Yan, dyan. Pero off, kasi wala pa tayong kinakabit na battery. Ngayon, kukuha ko ng battery, itry natin i-charge muna yung aking LiPo, mga ka-DIY. Kasi pwede naman siya sa LiPo, sa lithium iron phosphate na battery. Ayan, mga ka-DIY, try natin i-charge ang aking LiPo na 4S2P.
So i-connect mo, tinanggal ko muna yung ano, saksak ng ating charger kasi sabi sa manual, binasa ko. Ikabit muna pala yung battery bago yung AC power. Pag pala yung manual mga ka-DIY, ano lang, 4 page lang. Yung ibang page niya, same lang, ibang language lang. Ito lang yung manual niya talaga. So nandyan naman yung lahat ng instruction, madali namang intindihin mga ka-DIY. Andyan lang yung mga reminders, so madali naman. Try natin mag-charge ngayon ng LiPo. So ang negative ay itong side na to. Kaso sa connector ko, baligtad. Ito ang negative ko at ito ang positive ko. Tapos ngayon, isasaksak sa smart charger mga ka-DIY. So power up natin. Select mode. Yun! Charging siya mga ka-DIY! 34 degrees yung temperature, 13.8 yung voltage, tapos yung battery indicator niya. Yan oh, gumagana oh. Ang ganda mga ka-DIY! Tapos automatic na siya, magde-detect if 12 volts or 24 volts yung battery mo mga ka-DIY. Ayun oh, nag-automatic 12 volts. Tapos ngayon, charging siya. Charging current natin is 5.9. Nasa 9 amps mga ka-DIY. Puno na yung battery natin mga ka-DIY. Hindi kasi low bat to eh. So kapag fully charge na yung battery, ayan, makikita nyo 100% tapos lalabas full. So fully charged ang ating battery. I-try ko dun sa ano, sa isa ko pang battery na 100 Ah, try natin i-charge mga ka-DIY. Puno pala to. Chinarge ko kasi yan dun sa last video ko eh. So abangan nyo yung video na yun. Sana panoorin nyo rin. Try natin ibang battery pa mga ka-DIY. Try natin dito mga ka-DIY. Ang ating 100 Ah. Alam ko hindi pa to fully charge eh, pero subukan natin. Ayun, iseselect ulit natin yung LiPo. LiPo, ayun. So automatic gumagana yung fan ng charger natin. So yung current natin mga ka-DIY up to 10 amps. So tingnan natin kung ilang amps na siya ngayon. 9.9! Sakto ah! 10 amps nga! 120 watts yun mga ka-DIY. So charging tayo up to 120 watts. Maganda yung ano niya mga ka-DIY, yung LCD niya. Malinaw na malinaw. Tsas malaki. Tapos may temperature, kita pa natin yung current, nagsa-cycle through siya. Kung ilan yung battery capacity, kung halimbawa sobrang low ba, tapos chinarge mo, ipapakita niya yung total amp hour na charging ng battery. Tapos yung temperature ng charger natin, current voltage, charging voltage, tapos current charging, yun. Ganda. Next dito, meron akong sira na lead acid na battery mga ka-DIY. Try natin kung kaya niyang buhayin. Ayan, fully charge na naman. Sorry mga ka-DIY, fully charge ang ating mga LiPo. Marami kasi akong ginawang video ng charging, kaya wala pa akong low bat na LiPo. Try ko naman 18650 mga ka-DIY. Gawa lang ako ng 18650 pack saglit. Yan, sakto. Meron nga pala akong low bat na LiPo battery. So, pasok to sa lithium kasi lithium naman to. Yung nominal voltage niya pang lithium na 12.6 fully charged. Low bat to. Kung naalala nyo, ito yung battery na ginagamit ko sa ating bagong spot welder. So, kung di nyo pa napapanood yun, check nyo lang tong link na to mga ka-DIY. Tsaka siya nga pala, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, click nyo lang yung subscribe button and then click nyo yung bell
I-like nyo na rin mga ka-DIY. Salamat! Ngayon, isaksak natin yung battery. Yan. Tapos, isaksak natin yung charger. Yon, charging na siya mga ka-DIY. Ikabit ko pala yung ating ano, balance lead meter dito. Yung ating battery checker, ikabit natin. Ang galing mga ka-DIY, umaabot talaga ng 10 amps yung charging niya. So, swak na yun na pang charge. Basta yung hindi sobrang lalaking battery capacity, kayang-kaya niya. Yung mga 40Ah, 50Ah, kaya pa. Yung 100 pwede rin naman, kaso medyo matagal na yun. Kasi isipin mo, 1200 watts, i-charge mo by 120 watts. 10 hours mga ka-DIY, more or less 10 hours. Kung yung 100Ah, pero yung 50Ah, mga 5 hours mga ka-DIY. Pero yung mga ganitong battery, maliit lang, 2200 mAh, so 2.2Ah lang yan, saglit lang natin yan i-charge, lalo charging tayo at 10 amps mga ka-DIY. So after nito ma-charge, i-try naman natin mag-repair. Hop! Pinatay ko mga ka-DIY. Bakit? Mali kasi yung battery natin na selected, naka-lipo, hindi tayo naka-lipo. So ulitin natin, buti nakita ko kaagad. Make sure nyo pala yung battery natin na pipiliin is tama ha, kasi magkakaiba sila ng fully charged na voltage. Yan, dapat lithium. Buti hindi pa fully charged kasi pwede kong ma-overcharge yung battery. Ayos, maganda to. Banggood, salamat ulit sa ating smart battery charger. Happy happy si ka-DIY Pinoy. Mga ka-DIY ha, ang ganda talaga nito, promise. First time ko kasi nagkaroon nito eh. So check nyo lang pala yung link kung saan to mabibili. Ilalagay ko sa video description mga ka-DIY. So yung current voltage ng battery natin is 12.41. So malapit na natin ma-fully charge mga ka-DIY. 4.2 kasi eh, yung battery natin 4.1, 4.13, 4.15. O, diba? Malapit na ma-fully charge. Ang bilis. Kasi maliit lang yung capacity niya. Tapos mataas yung charging current natin. Kasi nyo yung current mga ka-DIY, kapag malapit na ma-fully charge yung battery, kusang bumababa yung current. Ganun yung proper charging kapag mga ganitong battery. Ha. Kapag kasi yung rekta na power supply, yung pinakita ko nga sa inyo, hindi nababa yung current nun. So, ang gagawin ng BMS, ikakat na lang nyo yung charging. Eh, kung walang BMS yon, posibleng masira natin yung battery. Pero yung ganitong smart charger, ayan, automatic yan, nag-a-adjust ng current. Kapag malapit na ma-fully charge, bumababa yung charging current niya mga ka-DIY. Yan mga ka-DIY, halos fully charged na ang ating battery. Oop, ano yun?
naka-DIY, nag-ano pala siya. Ito, LEL. LEL ba yan? Pero ang ibig sabihin niya, test mode. Automatic battery test is conducted immediately after absorption stage. It monitors the voltage for 10 minutes and determine if the battery is full charge or not. So, hintayin lang natin matapos. 10 minutes daw. Smart siya mga ka-DIY, may sariling testing. Halos pa fully charged na kasi siya ngayon eh. So, kaya tinetest niya kung fully charged na ba talaga yung battery. So, meron nga pala ako ditong na halungkay na lead acid battery. So, matagal na to. Tapos yung voltahe niya, mga ka-DIY, 10 volts na lang, sobrang mababa na. Alam ko may problema na ata to kaya hindi na ginagamit eh. Pero try natin i-charge kung macha-charge pa niya mga ka-DIY. Lead acid naman. Ayan, halos fully charged na. Na-detect niya, full na daw yung battery natin. So, pagbigyan na natin mga ka-DIY. Halos konti na lang naman eh, fully charged na rin siya. 12.49 dito sa meter. So, dito sa kanya, fully charged na daw. Tingnan natin kung ilan yung talagang voltage. Sa ating tester ay 12.52. So, okay na rin yun. Halos fully charged na yung ating battery. So, after ilang minutes, mga ka-DIY, mga 15 minutes na siguro. So, naka-repair mode pa rin tayo. Hindi pa natatapos. So, hindi ko alam gano'ng katagal ito aabutin. Pero siya nga palang mga ka-DIY, ipapakita ko lang kung saan nabibili yung ganitong charger. So, kung meron kayong Banggood, i-open nyo lang yung app na yon, tapos hanapin nyo itong HTRC 12 volts or 24 volts 7 stage touchscreen pulse repair LCD. So ang maganda nga pala sa ating battery charger na to is pwede siya sa lithium tsaka lipo. Yung iba kasing battery charger na kagaya nito is sa lead acid lang nagagamit mga ka-DIY. Itong battery charger natin na to pwede sa mga lithium tsaka lipo. So, mas maganda yun kasi mas madaming type ng battery yung pwede natin paggamitin sa kanya. So, yung presyo nya nga pala is $39.99. So, magkano ba yun? Around 1,944 pesos. Tapos, yung shipping nya ay free shipping mga ka-DIY. Ayun, free shipping. So, check natin yung product details. So, ayan sya. At ito rin naman yung nasa manual niya mga ka-DIY, yung specification niya. So, andyan lahat. Tapos, ayan siya. Medyo pricey siya, pero kung halimbawa, marami ka naman paggagamitan, sulit na siya mga ka-DIY kasi magandang klase siya. Yung build niya, hindi mo murahin mga ka-DIY. Kung may budget ka, pwede mong bilhin. Kung wala, okay lang din, mag-DIY ka. So, ayan. Pero yung masasabi ko lang, ang ganda nung interface niya, tsaka ang ganda rin ng function niya kasi pwede kong gamitin sa lithium, lead acid, tsaka lipo, tsaka may repair function pa siya. So mga ka-DIY, check nyo lang yung link sa video description kung gusto nyong i-purchase itong battery charger na to. So ayun lang mga ka-DIY, update ko na lang kayo kapag natapos na tong pulse nito tsaka kung ano yung magiging resulta.